Sir, isang magandang hapon sa'yo, sir. Ano pang event natin ngayon, sir? Ngayon, ang ating pumapasyon mo para na ito. Ayan, tungkol sa pag-ulang sa ilaw sa reforma ng Maynila. Ilaw sa reforma ng Maynila. Ano po yung mission vision ng ilaw para sa reforma ng Maynila? Ang mission vision po nito, ang ilaw sa reforma ng Maynila. Dahil sa siguro naman po, hindi kaila sa inyo na marami sa problema dito sa lugar ng Maynila. Kaya po, kami po, mga iba't ibang sektor ng lungsod ng Maynila. So welcome po to the launching of Ilaw sa Reforma ng Maynila. Nawa ang kawain nito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon parang mas maayos na relasyon sa bawat isa. And acknowledgement of all the guests of Ilaw sa Reforma ng Maynila. Po ng Ilaw sa Reforma ng Maynila, ang ating pong mga kasama, ang ating pong founding vice chairman, Remy Uyales. Talakpakan po natin si Remy. Ang ating pong katulong, ang ating pong core group, na pinamumunuan pa ni Oka Rojas. Elmer Hernante, Pere Escobar, Manny Sacramento, Charlie De Luna, Perdi G, hindi ko na mababangitin yung apelido. Perdi G na lang, Perdi. Eric F. Dahil po sa kanya, kaya po nagkaroon ng katuparan ng okasyong ito. Dahil sa kanya pong ginawang pagtulong sa amin. Okay? Muli po, maraming salamat sa paglulusan po ng Ilaw sa Reforma ng Maynila. Muli, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat. Ba sa dami po ng nagawa at patuloy na ginagawa ni Miss Mara. Yung kanyang pagmamahal para sa ating lahat, yung patuloy na paglilingkod, siyang tunay na may malasakit at mabilis na tulong para sa ating lahat.
yan po ay si Miss Mara Tamundo. Palakpakan naman po natin! Narito na ang tungong tunay na taga-Maynila. Ipinahanap, lumaki at namulat sa San Andres, Bukit, Manila. Pilit ginagaya, ngunit hindi makaya, sapagat ang tunay na puso ay para sa masa. Hulog ng langit, ika nga ng mga senior citizen. Ate ng kabataan at anak ng mga senior citizen, ito na ang ating pinakamamahal na superhero ng mga senior citizen. Walang iba kundi si Miss Mara Tamundo! Dito po kailangan tignan natin
ang pagiging isang tunay nating tao. Pagiging isang Pilipino ay ang paglilingkod ng tapat at pagmamalasakit po sa kapwa. Yan po dapat ang Maynila! Maliit man akong babae, pero malaki po ang aking puso. Malaki po ang aking hangarin sapagkat ang tinabuan ko po ay Maynila. Ako po ay itinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan nakita ko po ang tunay at katotohanan sa buhay po nating lahat. Kahit na po ako ay umunlad, dumami po ang aking blessings, pero gusto ko po ibalik ito sa tao. Gusto ko po makapaglingkod dahil ang Panginoon po ang siyang gabay ko sa lahat. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng magandang hangarin at damdamin. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ako po ay buhay pa. Kaya ako naman ang gagawin ko lahat para makapaglingkod sa inyong lahat. Sabi ko nga, hindi marahil nila tayo mauunawaan sapagkat hindi nakatungtong ang kanilang mga paa sa lupa. Pero para sa mga katulad po natin na nakatapak sa lupa at may mga magulang at nagsusumika para mabuhay ang ating mga anak, kailangan dito po umpisahan natin ang pagkakaisa at pagmamahalan na hindi pa rin po huli ang lahat. Dahil ito pa rin po ang kailangan nating lahat, na tayo po ay magkaisa at magkaroon ng iisang boses, iisang puso, pagmamalasakit at pagmamahal. Nabuhayin muli dapat ang Maynila para sa ating lahat. Kaya maraming maraming salamat po! Maraming maraming salamat! Maraming salamat po. Talaga namang ang Pilipino ay tunay na nagmamahal. Hindi na po kailangan natin ipagsigawan, pero nandito po sa ating mga puso. Pairalin po natin ang pagiging tunay nating tao. Dahil may mga anak na tayo at mga apo na kailangan buhayin. At sa pagkakataon ito, kung gusto nila ng totoong laban, ako po ay lalaban para sa ating lahat! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, si Chairman Rory, Ms. Remy, sa mga kaibigan po natin na nandyan, na nakasuporta para dito po sa ating programa. Mahirap po ang buhay natin, pero mas mahirap kung hindi tayo magkakaisa, tandaan niyo po. Mas mahirap kung hindi po natin gagampanan ang pagiging isang tunay na tao. Ang Panginoon po ay hindi tayo pababayaan. Basta tayo ay nasa tama, ang kabutihan po dapat ang manalo sa laban po na ito. Siyempre, naging emotional po ako sapagkat nakita niyo naman po ang ating mga kababayan na mas sa munting tulong po na ating naibaba ay abot-abot ang pasasalamat na ibinibigay po sa atin. Diyan po, makikita natin ang hiwaga ng pagmamahal. Ang hiwaga po na ibinibigay sa atin ng ating buhay. Na sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng marami nating dinaranasan ngayon, pero nandito pa rin po tayong lahat. Yung iisang layunin po natin at iisang damdamin, ang siyang po magiging lakas po para ipagpatuloy ko po lahat ng aking ginagawa. Salamat ang ating mga taong nagbigay sa amin ng
pagkakataon na bubuo ang samahang ilo sa reforma ng Maynila. Hindi po natin po ito. Ang mga district president po ng senior. District president, tayo po! District president po ng senior. District president. Ang ating po core group. Core group, tayo po! Palakpakan po natin ang ating mga sarili! Ang grupo po ng IGES. Ang IGES! Palapakan din po sa liyo! Ang grupo po ng Tapo. Nandiyan si Ruby! Ruby! Nandiyan Ruby! Bergara, nandiyan? Ruby, Bergara! Sa likod po! Okay, okay. Yung mga barangay official pa, babanggitin pa natin. Huwag na muna, tago muna kayo. At saka yung mga FTO natin na nandyan, tago muna ha. Nakaya tayo lumantal pag nandyan sa sitiyon. Yung mga nandyan. Mga kapataan. Okay, atin po mga youth leader. Kayo nga, kayo para makita kayo. Ayun na nga po tayo. Mga youth leader natin. Okay? Yeah, talagang po natin sila lahat. Okay. Sino ba? Mga guest ko na, ay, yung pa lang iihot. Kaya po, mga iihot pa lang kaya po. Ayan! Hello po! Meron po ba? Meron po ba ang hinabanggit? Sino ba ang hinabanggit? Tumayo! Ay, tama pala! Yung pa lang guest natin, boss, boss Tony, yung mga taga-Bangkusay. Asan yung taga-Bangkusay? Bangkusay! Ayan, taga-Tundo! Isang malugod na pagpati ng mga isang araw po sa inyong lahat. Dahil sa isang layunin na matagal ang pangarap na mayangat ang antas ng buhay sa bawat mamamayan para sa masaganang kabuhayan at mapayapang kapaligiran sa lusyon ng Maynila. Kami buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan ay nagkaisa at nagkapigbisig para sa katuparan ng aming layunin na walang nanabanggit. Sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagbabalangkas ng tulay na reforma at pagbabago upang maibaba ang pangunahing serbisyo sa bawat tahanan sa mamamayan ng Luzon ng Maynila. Sa patnubay ng puong makapat may kapal ay aming inulunsad ang isang kilusan na makabayan, makatao, at higit sa lahat, makadyos. At ito pa yamin pinangalan ng Ilaw sa Reforma ng Maynila. Yeah! Buo po ang aming paniniwala at pakitiwala sa isang ina ng tahanan sa katauhan ni Mara Tamundo na siya ay mayroong kakayahan upang pamunuan ang Ilaw sa Reforma ng Maynila at kapanan ang tukulin ng isa ng isang ina para sa lungsod ng Maynila. Tunay na hindi malatawaran ang kanyang husay at galing bilang isang lingkod bayan. Napatalayan ito mula sa kanyang pagiging isang senior citizens advocate. Kaya siya tinagorean na super mara at superhero na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating mga nakatatandang mamamayan at kabataan sa lungsod ng Maynila. At ganun din bilang isang mapagkawang gawa at pilantropo na tumutulong sa ating mahihirap at kapuspalan na kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng manifesto ito ay aming ipinapahayag ng lubusan at buong puso ang aming suporta kay Mara Tamundo. Mara Tamundo! Super! Mara! Super!
aming suporta, kami na bumubuo ng samang ito, ay lumagda ang manifesto nito.